Papi, welcome to Robby's Kitchen. When speaking of comfort food, wala na siguro pang tatalo sa fried chicken. And I'm crazy enough to use the chichirya, bahala. And use it as a breading. And without further ado, simulan na natin to. Let's go! So bago natin paglulutuin itong mga manok na to, marinate muna natin itong mga papi. And nakikita nyo naman, I'm using chicken legs. Masyado nang overrated yung wings eh. Pansinin naman natin itong legs. And kung ayaw mo ng legs, ikaw nang bahala dyan papi. Buhay mo yan eh. Para sa ating marinate, milk of your choice. I'm going to use full cream milk. And kahit anong brand naman, pwede naman yan. Ibuhos mo lang yan. Wala nang sukat-sukat. Basta yung nakasubmerge yung legs. And add spoonful of salt. Wow, spoonful. Basta mag-add ka ng salt. Regular salt ay okay lang naman. Pour some spice, add cayenne pepper. Eto, mustard powder. Optional lang to, papi. Kung wala ka nito, okay lang naman yan. And add black pepper. Add paprika para sa mga metric guys at gusto nyo may sukat-sukat, probably mga 2 to 3 tablespoons each yan. And I think enough na yon para sa 2 kilo. By the way, 2 kilo tong legs na to. Massage nyo lang yung mga chicken na yan para kumapit yung seasoning. Mga around 3 to 5 minutes lang papi, pwede na yon. Sa dami ng pinagdaanan ng manok, ito na sigurong pinakabugbog na hayop sa Pilipinas eh. Kahit sa buong mundo, pero mo gigilitan mo sa leeg. Tapos papatuluin mo yung dugo. Minsan pag gilit sa leeg, itatapon mo na lang, hayaan mo siyang magkawag-kawag. Pagka tumulo na yung dugo niya, magpapakulo ka ng tubig. Tapos ilulubog mo siya dun. Babalatan mo, biruin mo yun, ginilitan mo na ng leeg, pinakuluan mo pa. Para lang matanggal yung mga balahibo, di ba? Bugbog na bugbog. And pagkatapos mo bigyan ng pagmamahal ng mga manok, pagkatapos mong masayihin, ayan, kung walang takip yung mixing bowl nyo, use a cling wrap para naman maibalot nyo yan. And please don't forget to follow us on our social media accounts, Instagram and Facebook, and subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko, syempre. Kunting support naman dyan, please. Parang awa nyo, napanggatas lang ng anak ko. Marinate it for a minimum of 4 hours sa chiller or sa frigider. Huwag lang sa freezer mga papi ah. And after 24 hours, simulan na natin to. Siyempre una, kailangan mo munang dikdikin or use a food processor. Kung wala ka niyan, diskartehan mo na lang papi. Kung gusto mo, ilagay mo sa upuan at upuan mo. Ayan, pare-pareho lang naman to. Tito Jomar, pablisin mo ako ng konti. So ayan, standard breading procedure lang naman to. Flour, egg, breadcrumbs. Para sa video na to substitute yung breadcrumbs, eh si chirya nga yung gagamitin natin, mga chong. Crack your eggs. Depende na yan kung ilan na magagamit mo. Para sa akin, nagamit ko lang sa 2 kilo, 3 piraso lang, papi. And important note lang, mga papi, isisun nyo yung mga yan. Add salt and pepper sa flour and egg. Tantyahin mo na lang din, mga papi. Kaya mo naman siguro na yan. Sa pagbe-breading, marahil alam nyo naman na siguro to. Flour, egg, and sitchiria. Ayan ang combination lagi mga papi. Gamitin mo yung isang kamay mo sa dry like flour and sitchiria or breadcrumbs and yung isa naman sa wet, sa itlog. So same lang ulit to mga papi. Tito Jomar, pablisin mo ulit ako. Bago mo ako pablisin, wait lang. Important note guys, yung kitchen thermometer ay suggest na bumili kayo. Mura lang naman yan sa Lazada or sa Shopee. 200 pesos ata ang bili ko dito. Pero meron pa mas mura dito. Wala pang 100 pesos. So bili na kayo. It will help you a lot sa pagluluto. And ang kailangan natin is 165 degrees Celsius ang init ng mantika. Huwag ka nang sosobra dyan kasi ma-agitate yung breading natin. Maaalis yan. Pag na-achieve mo yung 165 degrees Celsius, turn your heat sa medium low lang. Yung medium low na apoy lang papi ah. Yung saktong mare-remain niya lang yung init niya. Ang dami kong dolda. Dito Jomar, pabilisin mo na ako. Isama mo na rin yung B-roll. Bye.
ako sa labas, eh, huwag niya naman ako sapakin na lang bigyan. Rate natin siya bawat isa. Para sa una, yung bread pan, kainin nyo na lang siya ng bread pan talaga. 1 out of 5 siya. Hindi siya bagay. Eh, nawala yung lasa. Ako po, ang hirap pa naman mawalan ng panlasa sa panahon na to. Sa pangalawa, Mr. Chips. Eto solid to, papi. Worth a try to, mga papi. Na-retain niya yung lasa ng Mr. Chips. May panlasa pa ako. Salamat naman. And para sa Mr. Chips, bigyan natin ang 4 out of 5 na score. Sarap na ito, mga papi. Try nyo na lang. Para sa pangatlo, eh, si Piatos. Maraming may paborito na ito. Baka maraming magalit sa akin. I will not recommend trying it. Hindi siya masarap sa manok. Hindi ganun kasolid yung lasa niya. Pero I think dapat dinagdagan ko pa ng konting salt yung, yung Piatos. Eh. Kulang siya sa alat eh. Hindi ko alam kung kasalanan ko ba. Ayaw magpasigil. I will give it a score of 2 out of 5. And sunod natin si Bikat. Ito, I think dahil maalat siya eh. Inadala niya yung lasa niya talaga. Bikat na bikat pa din, mga papi. Isa to sa favorite kong si Chiria, pero okay siya, masarap. Napaka worth it itry, mga chong. Bigyan natin din siya ng 4 out of 5. Mr. Chips and Bikat, 4 out of 5. Tie sila. Ito yung last. Dito ako pinaka-excited. Eh, kasi pagkabukas na pagkabukas ko pa lang ng food processor ko, eh, talaga namang humahalimuyak sa bango. Eh, talaga naman solid na solid, no? Si Cheetos lang ang imported dito, eh. Lugi, no? May import. Favorite ko tong Cheetos. And sobrang kalat-kalat din naman to online. And marami nang gumagawa na ito. Solid to. 5 out of 5, mga chong. So kung naubusan ka ng breadcrumbs, wag mo pa din gawin si... Wag mo pa rin gawin ganda si Cheetos. Mas masarap siyang kainin mo ng Cheetos na Cheetos lang. At ayun na nga guys, sana napangiti ko kayo or sana may natutunan man lang kayo kahit na puro ko kalokohan. At ayun na nga mga papi, dito ko natatapusin yung video na to. At kung meron kayong suggestion, comment lang kayo dyan sa baba at binabasa ko lahat yan. Kung meron kayong gusto na ipatry na lutuin ko, comment nyo lang din dyan sa baba. And don't forget to leave a like and syempre, follow us on our social media accounts, Instagram, Facebook, and YouTube. Lahat ng yan, Robby's Kitchen. Bye-bye!